Hindi lang polusyon sa hanging dala ng mga sasakyan ang masama sa kalusugan, maging ang ingay na nililikha ng tambutso kapag nasobrahan ay may masamang epekto rin. Kaya naman sa Venezuela, mahigpit na ipinatutupad ang ordinansa laban sa mga sira at may ingay na tambutso. Narito unang balita ni Oscar Oida. Para sa ilan, dagdag pogi points daw kung ang tambutso ng motorsiklo mo. Humihiyaw sa lakas ang tunog ng buga. Gaya na lang ng kapatid ni Rosardo Hernandez na kinalikot pala ang tambutso ng motorsiklong ginagamit pa man din ni Rosardo sa paghahanap buhay. Parang nakakadagdag ano sa kanila, pogi points pag maingay yung muffler. Sa tatay ko po yan, ginagamit ko po bilang nag-grab po ako. Pero imbis na pogi points, multa ang inabot ni Rosardo nang mapadaan sa Valenzuela City. Naiinis ako sobrang ingay. Kasi tadao kong ako Pag alas 11 ng maghahating gabi, parang nagkakarira sila doon. Masakit po kasi sa tenga, tsaka masyadong pervisyo. Kasi yung iba minsan maaga pa, tapos may natutulog. Tapos pag dumadaan sa kalsada, ang ingay. Base sa ipinapatupad ng Muffler Regulation Ordinance ng lungsod, maigpit na ipinagbabawal ang mga sirang tambutso, maging yung mga maiingay na tambutso. Dito sa Metro Manila, sa dami na ng ingay, sasakyan, kung ano-ano na ingay, and dagdagan mo pa ng ingay ng muffler ng motor, masyadong masakit na sa tenga. Gamit ang decibel meter reader, malalaman ng mga enforcer dito kung pasado ba o lagpak ang tunog ng iyong motorsiklo. Ano, pasado ba ano? Ang sakyan. Pagka quarter turn ng kanilang throttle, dapat huwag lalagpas ng 90 decibel. Pag full throttle, huwag naman dapat lalagpas ng 100 decibel. Paliwanag naman ang ilang bumagsak. Sa akin ang purpose ko is para may tunog, para ramdam yung dating ng motor ko. Pinagawa mo yung muffler mo, dapat meron kang goma, may silencer ka. Pag yan tinanggal mo, katulad doon, maingay ka. Yun ang problema dyan. Hindi naman magbabago bilis. Mula nang maipatupad noon pang 2017, umabot na raw sa 1,700 ang nahuli nilang lumabag sa naturang ordinansa. May multa itong 300 pesos para sa unang offense, 500 pesos sa ikalawa, at 1,000 pesos sa ikatlong paglabag. At kung umabot ka sa pang-apat, may 1,500 pesos ng multa at may impound pa ang iyong motorsiklo. Pag napikitan ka niyan, kailangan ibalik mo na yung silencer ng motor mo bago mo matubos ang lisensya mo. Rekomendasyon ng World Health Organization, hanggang 85 decibels lang ang ligtas na volume level na maaring marinig ng isang tao sa loob ng hindi lalampas sa 8 oras araw-araw. Bilang pagkumpara, ang karaniwang volume sa mga personal na audio device tulad ng headphone ay nasa 75 hanggang 105 decibels, habang ang ingay ng motorsiklo ay nasa 100 decibels. Pagdating sa ingay sa kalsada, mungkahin ng WHO, dapat daw panatilihin ito na mas mababa sa 53 decibels upang di makapagdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.